Salamat, ha. Na pumayag ka sumama sa akin. Siyempre naman, apo. Matagal ko na kayang gusto gawin ito. Liman lang, eh. Makabawi ako sa'yo. Wala namang problema dun, eh. Pamilya naman tayo, di ba? Salamat, apo, at binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon. Konti na lamang ang nalalabis sa akin sa mundong ito. Yun man lang, eh, maibigay ko sa'yo, sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Magmula ngayon, parte ka na ng pamilya ko. Walang problema. Isabel. Sandra. Wow! Ano to? One big happy family tayo? Teka lang ha. Magsusuka lang ako. Dad, nasundan ko yung mga tauhan natin. At nalaman ko na kung sino nasa likod ng nakawan sa warehouse. May internal investigation na tayo for that. Eh, Dad, ginagawa pa rin nila eh. Nilulusot pa rin nila. At walang kinalaman si Olsen dito. Si Mr. Tan, siya po yung nagpapagalaw sa mga tao. At kakuntsaban niya si Carlos. What? Dad, magpadala kayo ng tao sa address na to. Andun yung stocks natin, ninakaw nila. Andun din yung dati nating tao, kakuntsaba sa mga nagnanakaw sa atin. Papapunta ako ng mga pulis dito ngayon din. Para matigil ang mga kalokohan nila. Para sa'yo. Ano to? Wow! Chocolate! Ang mahal to ah. Binili mo? Hindi no. Galing yan kay Mama. Pasalubong yan mula ibang bansa. Dumating na pala yung Mama mo? Oo. Recently lang. Parang bigla na bumalik yung Mama mo. May problema ba? Si Ate yung problema. Umuwi siya agad para kay ate, para alagaan siya. Masaya lang may pagbubuntis ng ate mo. Iwan ko. Basta, ang weird ni ate simula nung nabuntis siya agad eh. Si ate Bianca naman, di ganun eh. Swerte mo. Kamusta ka na asawa ko? Kung maglala asawa ko, kaya ko naman sarili ko eh. Hindi naman pwede hindi ako mag-alala para sa'yo. Totoo nga niyan, nahihirapan na ako sa sitwasyon natin eh. Ako din asawa ko, pero hindi pa tamang panahon para lumabas ako. Ayaw kong malagay kayo sa paligro dahil sa akin. Naalala ko si Lola Ganda. Ginawa ko naman ang lahat para pigilan siya, pero wala talaga akong nagawa. Pasensya ka na, asawa ko, ah. Asawa ko, wala kang kasalanan. Alam ko naman, ginawa mong lahat para baguhin ang isip niya. Nangako naman si Lola na sasabihin niya sa akin yung nangyayari sa kanya dun, eh. Huwag na huwag lang siya masasaktan kina Carlos. Dahil hindi niya alam kung ano kaya kong gawin sa kanya. Gabriel, huwag kang magsasalita ng ganyan. Gabriel, huwag kang tumulad sa kanila. Dahil hindi ka kriminal. Mag-iingat ka, ha? Isabel, can we talk? About what? About us?
Gusto ko sanang magpaliwanag kung bakit hindi ako nakaka-uwi noon. Past is past. Alam ko. But I want to come clean with you and Steph. Gusto kong malaman ninyo yung totoo. Okay. So ano ba talaga nangyari? Nagkasakit ang Tito Kenneth ninyo. That's why I had to go back to Singapore to take care of him. But now that he's okay, I'm back. And all I want to do is to make up for lost time. Isabel, I want to be the mom that you never had then. If only you give me the chance. Oh, kumusta ka naman na po? Ayos naman po ako, Lou. Uy, yung junior sa loob, kumusta naman? Ito po, likot-likot, sobra. Pakiramdam ko nga po, nagtatriathlon po siya sa loob ng sinapupunan ko eh. Mana sa tatay, ah. Oh, pasok. Yay. Diba, ang ganda? Isabel! Lala's finally home. Welcome home, Lala Lydia. Hello! Mwah! Kumusta naman po yung biyahe niyo? Eh, okay naman, di ba? Traffic lang kanina. Ay, Lola, naalala niyo naman po yung mami ko? Nagkita na kami sa birthday party ni Victoria. Tama. Hello po. Sandra po. Makikitira lang muna ako rito kina Isabel. Makikibonding. Di ba? Ang saya. Kompleto tayo. Di ba? Oo nga. Ay, Lola, kumain na po kayo? Ay, hindi. Busog pa rin naman ako. Ay, okay lang po. Nagluto ako para sa inyo. Nagluto pa yan para sa inyo. Lola, kumain na po kayo. Ako na po magdadala ng gamit niyo sa carton niyo. Lola, huwag na po kayong mahiya. Okay lang po. Ako na po. Ay, Steph, mabuti pa. Kunin mo na rin po. Sige, tulungan na kita. Sige na, kain mo. Tulungan na. Sige na. Ayan, dito po kayo. Si Lydia nga pala. Kumusta? Ayun po, kakaalis lang. Sinundo na po ni Carlos. Hindi ko na ho napigilan eh. Oh, ano ba ang rasa iisip ng tao yan? Eh, hindi naman natin madadalaw yun doon. Pwede pa naman po siguro, Lo. Kung totoo ngang mabait ang trato sa kanya ni Carlos tsaka ni Isabel, pwede naman siguro tayong pumunta doon. Mabuti pa siguro eh. Tignan-tignan mo na lang. Eh, hindi naman ang gagawin ni Gabriel kung nandito yun eh. Oo nga po, Louie. Pero sigurado ako hindi ko papahamak si Lola doon. Yan, isa to sa mga specialty ko to. Wow! Yan, masarap yan. Salamat. Pagkain ko kayo yan. Oy. Ano naman kaya mo pa? Try mo lang. Sige na, subukan mo na. Sa bahay, kumuha ko ng damit. Ha? Nandiyan ka na? Oo, sige, sige. Sige, pumunta na ako dyan. Ha? Oo, sige, sige, sige. Hindi mo ako maitataboy ng ganong kadali, Silvia. Papatunayan ko sa'yo na totoo ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Hindi mo pa ako kilala, Silvia. Hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman kung sino ang lalaking kadate mo. Namimiss na kita, asawa ko. Ang hirap na hindi kita mayakap. Ang hirap kung mag-isang lumilipas ang mga araw na lumalaki ang anak natin.
Sana matapos na ang lahat ng pagsubok mo. Sana makauwi ka na, asawa ko. Suwaran po kayo. May reklamo dito tungkol sa establishment mo. Nasaan yung mga papel ng mga stocks na yan? Hindi akin yan, sir. Pinatago lang sa akin ng kaibigan ko yan, sir. Hindi akin talaga yan, sir. Sir, positive. Ito yung nawawala sa stocks sa warehouse. Sir, sige, isama mo yung mga kaibigan mo at sa presidente mo na magpaliwanag. Sir, hindi, sir. Gusto ka na, Bessie. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo po sa akin dito, ha? Ako, syempre naman, Bessie. Miss ka na namin. Oo, tsaka alam namin mag-isa ka lang dito. Kaya sasamahan ka muna namin. Salamat, oh. Salamat, Bessie, ha? Salamat talaga. Stoy, dinalang ka namin ng pansito para may pagsaluhan tayo kagaya dati. Ay, tama. Pamerienda natin yan sa... Olsen. Oy. Kamusta ka na nga pala? Ayos naman. Medyo nahirapan lang magbubon. Pero naisip ko kung ito si Gabriel, hindi niya gugustuhin na magmukmuk lang ako sa bahay, di ba? Nakakamiss din si Bra, no? Sana nandito siya. Sana nga. Bago namin kayo i-turn over sa polis, gaya ng kasamahan ninyong pinahuli namin sa bodega, gusto kong marinig mula sa inyo kung ano ang totoo. Alam kong hindi niyo ilulusot to kung kayo-kayo lang. Ngayon, nasa sa inyo yan. Pwede ninyong patagalin. Pero kung patatagalin ninyo, sisiguraduhin ko sa inyo papahirapan ko kayo. Ngayon, kung sasabihin niyo sa akin ng totoo, pwede ko kayong iabuswelto. I won't press charges if you help me. Gusto ko malaman kung sino nag-utos ng lahat ng to. Sinong boss niyo? Si Marlon Torres po. Marlon po ang pangalan ng empleyado na may kapit sa kanila. Kaya nga po malakas ang loob ng mga yan eh. Hey, salamat. Kain kayo? Hala. Sa opisina to. Sandali lang po. Hello po. Hello, Austin. Delavega office to. Oo po. Bakit po kayo napatawag? Ang pinapatawag ka kasi ni Sir Roman dito sa office. Opo. Ngayon na po ba? Oo, sana. As soon as possible daw. Sige po. Didiretso na po ako dyan. Sige po. Hey. Oo nga po. Naalala ko na po, sir. Lagi po siyang nasa warehouse namin. Kilala ka ng taong nagrabyado niyo. Bakit po, sir? Siya dahilan kung bakit ka nawala ng trabaho. Sir Roman, Olsen, sorry po. Ayoko pong wala ng trabaho. Madali naman akong kausap eh. Sabihin mo lang sa amin kung sino ang boss mo at kung bakit ito ginagawa. Sir Roman, nagawa ko lang po yung deliser po ng buhay. Inalok po nila ako. Kapag ginawa ko na po yun, bibigyan po nila ako ng bayad. Kaya tinanggap ko po. Sino to? Si Mr. Tan po, stockholder po ng kumpanya. You guys cause too much trouble. Olsen. Wala nang dahilan para isuspindi ka pa. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Talaga, sir? Yes. Yep.
Company owes you an apology. Naipit ka lang talaga sa bulo. Salamat po. Makakalis ka na. Dami na po palang nangyari simula nung umalis ako, Lola. Ay, nako. Totoo yun, Sandra. Napakaraming na nangyari. Ang swerte nyo nga po. Magkakaroon na kayo ng apo sa tuhod. Nako, ikaw nga rin, Sandra. Malapit ka na magkaroon ng apo. Oh, teka. Hindi ba dapat pangalawang apo na yan? Kung hindi lang na... Alam ko na ho yung nangyari. Nabalitaan ko na. At alam ko rin na aksidente ang nangyari, kaya walang may kasalanan. Isabel, bakit ka nagsuot ng high heels? Delikado yan para sa buntis. Isabel, kapag buntis ka, hindi ka pwedeng nagsusuot ng high heels. Alam ko naman ata yan at kaya kong dalhin ang sarili ko. Ano naman ngayon kung mag-high heels ako? Wala naman nagbago sa pakiramdam ko. Isabel, huwag mo namang masamain yung mga pangaral namin sa'yo. Ikaw lang naman ang inaalala namin. Baka mahirapan ka. Baka sumakit agad yung paa mo. Baka matumba ka. Delikado yan sa bata. I already told you, I don't need your help. Not this way and not from you. Siguro naman alam mo na dahil sa dami ng beses na sinabi ko sa'yo paulit-ulit, hindi kita kailangan. Apo, magluluto ako ng tinola. Sige lang, sige lang. Isabel! Apo, wala si Isabel. Umalis siya kanina. Eh, bakit ba? Hindi, sige na. Lumayan na. Where is everybody? Kala ko pa naman I was late for this meeting. What is the meaning of this? Roman, kala ko ba nagpatawag ka ng board meeting? Kanina pa ako nag-aantay dito ah. Stop wasting my time. Well, I'm sorry for the inconvenience, Mr. Tan. But this will only take a few minutes of your time. Meron lang akong gustong tanungin sa'yo. Ano yun? Kilala mo ba itong taong to? Hindi, bakit? Sino ba siya? Siya lang naman ang umamin tungkol sa pagkukonsinte sa pilferage na nangyayari sa kumpanya ko. What are you talking about? Nasisira na ba ulo mo, Roman? Hindi ko ipapalagpas itong ginagawa mo sa akin. You're making me look like a fool. Isabel! Isabel, pinakailan mo ba laptop ko? May sarili akong laptop. Ba't ko naman papakailaman yan? Well, someone opened my laptop, obviously. Di ba ikaw yon? Hindi nga. Ano? Same device? Yung mismong laptop. Baka naman lola mo. Imposible. Inaccess yung account bago pa dumating yung lola ko at yung nanay mo. Ikaw ba? Hindi nga ako. Hindi kaya kapatid mo? May sarili rin siyang laptop at wala siyang pakialam dyan. Eh, sino nga nagbukas yung laptop ko? Isa na lang ang tao naisip mo. Sino? Si Bianca. Di ba galing siya dito?
Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at i-share ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya! Kapamilya Online Live!